Disorder, compassion, and all about, he cleaveth my reins asunder, and doth not spare, he poureth out my gall upon the ground. He breaketh me with breach upon breach, he runneth upon me like a giant. I have sown sackcloth upon my skin, and defiled my horn in the dust. My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death. Now for any injustice in mine hands, also my prayer is pure. O earth, cover not thou my blood, and let my cry have no place. Also now, behold, my witness is in heaven, and my record is on high. My friends scorn me, but mine eye poureth out tears unto God. O that one might plead for a man with God, as a man pleadeth for his neighbor. Disobey. When a few years are come, then I shall go to the way whence I shall not return. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again sa series namin sa Job. Panginoon, makita namin ang experience na ito, Lord, ni Job, na I believe kayo po ay gusto nyo makita namin ito, Lord. Natin yung ma-experience namin lahat, Panginoon. Kung nawa naman, wala namin maka-experience ito. But makatuto kami, Lord, kay Job, kung paano niya po pinagdaanan. Hindi po siya perfect, but yung mga usapan nila kanyang mga kaibigan, Panginoon, so confess, Panginoon, matuto kami, Panginoon, kung ano yung mabuti at hindi mabuti, Panginoon, yung mga minsan na hindi rin makatotohanan na nangyayari din po sa amin. So I pray na matutunan natin at matutunan, Panginoon, later makita namin kung paano niya siya itataas muli at siya po ay magpapalain niyo muli, Lord. So I pray na dito po ang aming focus, Panginoon, habang sila po yung nag-uusap kung saan po yung tama naming kalagyan din po, Panginoon, sa mga pagkakataon na sinusubok either kami or ibang tao. Dapat kami makatulong sa kanila, hindi po makagulo or baka perwisyo, Panginoon. So yun po ang aming dalangin ngayon. Kaya po maluwalhati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen po sa mga kapatid po. Ito na lang kayo, banda po. Mga dalawang oras tayo dito. Stephen, dito. Okay, dito, lubog yung mga bangka. Taob. Okay, magandang hapon po sa lahat. Okay, tuloy lang po ating pag-aaral. Dahil ganyan naman tayo, no? So medyo review natin ulit yung ating series ng Job. So nasa 16 na po tayo, chapter 16. So far, isang episode, isang chapter makukuha naman natin, no? So again, si Job po ay isang perfect and upright. Yan po yung title ng Job 1. Siya po ay sinubok, hinayaan naman ng Diyos. So, and then, dumating po yung mga kaibigan niya, kakilala niya. Hindi mo alam kung anong klaseng kaibigan to. Obviously, hindi maganda. Mamaya, makikita natin yung talakayan dito. So, nawa tayo po yung maging mabuting kaibigan. Ayos. Okay, especially yung title po nito is, Plead for a Man with God. Okay, plead for a man with God. Sa Tagalog, makiusap ka sa Diyos para sa isang tao. So, i-apply natin yung soul winning sa even sa mga kapwa magkakapatid, no? Magkakapatid sa church. And then, review ulit, again, yung sa 2 po, shall we not receive evil? So, yan po ay ilalong sinubok si Job, pero tinanggap niya po ito. So, hindi tayo dapat, ang nalalaman ko po, no? Nabanggit ko rin last time, naalala niyo po yung sa ating atheist seminar. So madalas po yung mga atheist na yan, actually, kaya daw sila naging atheist, nagbibigay sila ng excuse, no? At least sa mga binibigay nila excuse, kaya siya tumanggap sila ng masama. Hindi nila tinanggap ng tama, no? Tinanggap, ibig sabihin, nakaranas ng masama, kaya siya namatay ng ano. Okay? So mali yung response. So salik na humility sa Diyos, nagyabang, nilabanan ng Diyos. So nakakalungkot. Pero again, nakikita si Job, tinanggap niya po yun. Even, siya ini-insight na ng kanyang asawa ng time na to, no? And then, pangatlo po, in that thing that I greatly feared. So, ganun pala, kahit ang tao righteous, minsan, alam niya, pwede siya subukin ng tao. Ah, ng Diyos. Amen? Kaya, dumating nga yun, pero tinanggap naman niya. And then, sa 4 po, they died without wisdom. Ito po yung mga title natin nakaraan, no? They die without wisdom. So, yan po yung mga pwede mong sabihin sa lahat ng tao. Pero,
hindi pala sa lahat. Ibig sabihin, may mga taong ganun na hindi nalalaman kung paano mapunta sa langit, kawawa, namatay na lang, kinamataya na. Kaya obviously, ang dapat iwasan natin yun. Amen? Sa ating sarili, tsaka sa ibang tao, sayang naman. At least, mabahagian natin. And then, come to thy grave in a full age. So, ito medyo positive. Kasi pag ikaw ay namatay ng matanda, medyo ano yun, unless puro kapigat yan, no? So, pero still, biyaya ng Panginoon po yun eh. Amen? Ngayon, may sakit ka na, minsan gusto mo nang mawala, di ba? Si Job dito pa ulit-ulit ganun. And then, ito, pity should be showed from his friend. So, natapos po natin yan. Ibig sabihin, kung kaibigan ka, huwag mo nang banata ng gusto eh, ano na nga eh. Napipighati na nga, gulping-gulping eh. Tapos, inaasar pa nila, inuusig pa nila. Kaya yung 7 is, why dost thou not pardon my transgression? So, talagang meron siyang magkukulang sa Diyos. Hindi, yun ang hinihingi niya. Ganun din tayo. And then, sa Job 8 po, no, natanong yung that God pervert judgment. Ibig sabihin, ang Diyos ba ay may kamalian? Nag-judge ba siya ng mali? Of course, ang sagot doon, hindi. So, kaya ang idea doon is, siyempre, magtiwala ka sa Diyos. Na yung feeling mo mali siya, pero actually hindi. Yung message doon. And then, yung sa 9 naman po, but how should man be just with God? So, ito po yung question sa kanya, parang inuusig nga siya na hindi siya righteous, kaya siya pinagalitan. Again, alam natin yung kwento dito, sinusubok lang pala siya, hindi siya, dahil sa kasalanan niya siya ay kinabasahan. And then, sa mga speech ni Job again, I will leave my complaint upon myself. So, ito po yung, parang sinasabi is, wala na siyang magagawa, binigyan siya ng pagsubok ng Diyos. So, hindi siya magreklamo. Yan lang yun. So, may mga panahon sa atin, applicable yan. Okay, huwag sa kailangan magreklamo ka, wala namang magagawa yung reklamo mo. E di, ipagpa sa Diyos mo na lang. Okay? And then, the eyes of the wicked shall fail. So, ito po yung, again, balikan po ng ano eh, ng salita, no? So, sino ba yung wicked sa atin? Ganyan, ganyan. Pero, totoo naman na the eyes of the wicked shall fail. So, ito pala, inadaanan natin last week. Naalala nyo, di ba? Then, no? Anyway, that not ear, try the word. So, maganda eh. Sabihin yung tenga mo, obviously hindi lang tenga mo, utak mo yun. Pero pinapakinggan mo muna lahat ng mga salita. So, kaya tayo ay discerning word. Ano yan sa ating, sa pangalan pa lang, yan ay ating, hindi naman hindi ta addict na, pero yun talaga ang ating gawain para malaman mo yung mga itindihan mo yung tama. Hindi ka agad mag-adjust ng mabilis. Pakinggan mo, and then alamin mo kung ano doon ang tama at mali, medyo tama, medyo mali. Kaya sinasabi dyan, sinusubukan ng tenga ang mga salita. And then, why hide your face? At 13 po, so ang magtatago ng muka sa isa, kung ang Diyos man yan o tao. So pag ayaw mong makita yung tao, nagtataguan mo, di ba? So yun ang picture niya. So hindi maganda, hindi positive. Lalo pag ang Diyos ang hindi na nagpakita sa atin. Okay? Nangyayari po yun kay Saul, nangyayari yun. That do not bring out from an unclean thing. So sa Job 14, nakita natin doon, categorically sinabi na hindi malinis siya, madumi yan, walang manggagaling yan na malinis. Okay, unless talaga lilisin. Pero pag madumi yan, walang manggagaling dyan na malinis. Then last po, last month, thine own mouth condemneth thee. So pag ikaw yung nagsasalita, kala mo kahit tinatago mo po yung iyong intention, makikita yan, lalo marunong din po yung nakikinig. Okay? So, ngayon pala, magtapat ka nalang, huwag kang mag-practice ng kasinungalingan. Amen? Meron tayo dyan, sorry mo na rin, last time. Okay? So, ngayon naman, tayo talaga nito is, plead for a man with God. Ibig sabihin, minsan, at sabi pa doon, as a man pleaded with his neighbor. So, meron ba kayong taong pinakiusap sa ibang tao? For example, naalala ko nga sa inyo, di ba sabi ko,
So, naranasan mo mangutang, of course. Pero sa tao, tao lang, mahirap, di ba? Nakakahiya. Pero naranasan ko po yun kasi sa church pa, no? Pero hindi ako yung may kailangan, may isang may kailangan. Guess yun, dito makakalabas sa ospital. Nanganak, ewan ko ba naman, bakit sa private na? Ba't ganun? Anyway, nandun eh. Hindi ako yung nakiusap sa isang tao, so nakakahiya, pero okay, na pinautang naman kami. So minsan, ikaw yung nakikiusap para sa ibang tao. Amen? So, tulong ba yun? Tulong. Tulungan mo. Pero ang tema natin ngayon, ang sa Diyos naman. So, mas maganda, di ba? Pag ikaw yung soul winner, ganun po yan. Bukod sa inaakay mo sila, ang lagi nating panalangin, di ba? Lord, ligtas mo to. Kasi kung hindi, wala eh. So, palinawin ng Panginoon yung gospel sa kanya. Maalis yung mga balakid. Pinapanalangin na hindi automatic yun. Kaya, yan yung medyo the topic natin. Again, ang context po nito, si Job ay napagsagutan sa kanyang mga friends. At ang nangyayari, parang siya ay nalalo siyang napipighati. Kasi sa lip na siya ay yung mga salitang binibitawan ng mga kaibigan niya ay nakaka-comfort. Alam niyo naman yan, di ba? Hindi madali yan. Kaya yan, pag merong may namatayan dito, minsan, ilang akong tulala dyan, ano ba yung magandang i-send na verse. And minsan, hindi naman na lang palataya yung iba. So, ang hirap i-comfort, di ba? So, yan. So, gusto nating maghanap. Yung ibang pag ano, condolence na lang. O, yun. Pero, ang hirap maghanap minsan ng tamang salita sa tamang pagkakataon. So, pero, yun nga. Kaya mo yan kung talino ka. Magpakatalino tayo. So, umpisan po natin ito. Isa-isa natin para, again, maalala natin yung nagdadaanan ni Job. Okay, again, sa kanya paghihirap, itong time na to ay punong-puno siya ng pigsa. Walang equivalent niya, ano man yan. And then, Job answered and said, I have heard many such things, miserable comforters are you. So, tama ba inulit na tong salitang to dito? Hindi ko lang maalala kasi katatapos ko lang din ang Job. Tsaka, tingnan ko lang ha. Parang naalala ko, hindi, yun lang. Okay. So, nang sabihin, miserable. Parang, walang pag-asa, kawawa. Pero pag sinabing miserable comforter, ikaw dapat yung nagko-comfort, hindi mo nagagawa yun. Hindi mo nagagawa, talagang hindi. Baliktad pa. Sa halip na ikaw, yung parang kanina, ay, namatayan si ganyan, o, kausapin mo naman. Diba, nabanggit ko lang sa inyo yung pastor na naman nasa utak ko eh. Diba? Nari, si Pastor Juan, namatayan ng asawa. Ano nang sasabihin mo? Lalo bata pa, ano nang sabihin mo? Diba? Ingat ka, diba? Hindi binibiro-biro. Pero yung nga kwento kasi ng mga pastor. Huwag na, huwag ko nang sabihin. Hindi. Ayan, so ingatan natin yung mga salita natin dahil yung time na yun sa kanya ay medyo crucial, no? Kung siya ay may encourage at yung ano yung gagawin niya after doon. So lalo daw pag yung may asawa na matayan, ang mangyayari po dyan, ilang panahon lang sumusunod yung asawa kasi hindi siya sanay eh. Pag hindi matatag ba, hindi natanggap. So mga isang taon, dalawang taon, dami akong kilalang ganun. So, si kwenta ka pa lang, matay ka na ba? Diba? So, pero pag na-depress, gano'n po yun. So, sabi ni Job sa kanyang mga kaibigan, miserable kayo, parang wala kang kwentang kaibigan. Supposedly kayo nagko-comfort, baliktad. Okay? So, ito na. Shall vain words have an end? So, vain words, walang kwenta, have an end. Tinatanong niya, kailan mo magtatapos to? Salita kayo ng salita. Walang kwenta, walang nadadagdag sa akin, hindi ako nakakomfort, baliktad pa. So again, habang inaaral natin to, tingnan nyo yung nangyayari dito, huwag nyong gayahin yun. I'm sure. Kasi parang tema dito, siguro mga kaibigan yun to, nangingit kay Job. Ganun naman yan eh. So yung dumating yung pagkakataon na si Job na yung ganyan, eh dati ganyan siya, di ba? Mayaman, nagalang.
Eh, siya na ngayon yung pinakasahan ng Diyos. Di, yun, nanginggit siguro itong mga to. Ah, sige, maaganti na kami sa iyo. Ganyan. Eh, ini-imagine ko si Job, wala mang preacher din to na matapang. Ganun naman yan eh. So, di ba, ganun yun. Pag yung preacher matapang, righteous, ang magagalis sa kanya yung mga sa pool, yung lagi sa preaching, di ba? So, ngayon, dumating sa kanya yung problema niya, nako, babanata natin to, ha? Ang galing mo dati, ha? Ayan. Kaya ganun na i-picture ko dito, hindi to aksidente. Okay? So, yung tanong na pangalawang tanong, sabi dyan, or what emboldened thee that thou answered? So, gusto ko sana mag-focus dito, mag-focus na lang tayo dito, pero tapusin natin sa kanina, sa ating title. No? Pero anong sabihin nun? Bakit ang tatapang yung sumagot? Diba? Natanggot na tanong na ba sa inyo yan, o kaya kayo yung nagtanong nun? Kasi misa nagtatanong ka, yung sagot naman niya parang mali naman, or hindi niya ba alam na mali siya, wala siya pinanggagalingan. Pero magtataka, bakit yung hindi naman marunong, o hindi nakakalam, ba't ang tapang? Di ba, normal na tao, at least, pag hindi mo alam pinagsasabi mo, katanong ka muna, gano'n naman dapat eh. Ano, ganyan ba yan? Ganyan ba yung sakakababanat? Eh, yung hindi mo alam pinagsasabi mo. So, kaya ang tapang muna man, ano nagpapatapang sa'yo? So, mga style po yan ng pagkasalita. Ibig sabihin, para siya mismo yung mag-isip, bakit nga ba tapang mo? Alam mo ba yung pinagsasabi mo? So, matindi po ito eh. Kaya sabi dito, I also could speak as you do. Eh, kaya ko din yan eh. Oh, kaya nga yung challenge niya dito, mag-isip muna kasi kayo bago kayo magsalita. Ganun din po tayo. Pag alam mo crucial time yan sa isang sa buhay ng isang tao, eh mag-isip ka ng tamang masabi mo, hindi yung men. Ganyan po kahit saan, ha? Katulad dyan, nakikipag-ano tayo dito, nakipag-intermingle tayo sa isa't isa. So minsan may mga taong nakakaasam kasi hindi nag-iisip muna. Hindi niya ba naisip na ganyan-ganyan? Kaya laging advice ko sa po sa inyo, kaya sabi sa inyo, example ako sa inyo, ako, kahit ako nag-upis dito, normal times, hindi ako masalita eh. Ang ganda yung gano'n, di ba yung sabi lagi sa Bible? Be slow to speak, slow to wrath. Nakalimutan ako. But be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Yan ang maganda. Kaya para bago ka magsalita, napag-isipan mo na yan, binalik-balik mo na yan. Baga sa program, binalidate mo na yan. Nakalup yan. May mali ba dito? May mali ba dito? Baka may mali dito. Pag lumabas na yan sa bibig mo, eh, na-validate na yon. So, ganun po tayo dapat. Kaya itong mga kaibigan niya, medyo na-assault siya. No? So, sana, ganun din sa atin ha. Lalo pag nalalaman mo na napansin, ba't kaya naasal sa akin daming tao? Ito, asal sa akin, ito sa akin. So, isipin mo bakit kaya? Baka may na-expect sila sa inyo, sa iyo na dapat nag-iisip ka muna, hindi ka masyadong nakikita sa iyo yun. Amen? Amen. Daming aral dito eh. Okay, so kaya sabi niya, so hindi siya believe dito sa mga to, hindi na mahirap yan eh, magsalita ka ng ganyan na nakita mo ng kunwari, parang yung, kaya nga, yung nabanggit ko sa inyo last time na humingi ng tulong dito, di ba? Kaya ako, alam ko naman na yun eh. So, hindi ko alam kung totoo ba yun o hindi. Pero, tinitingnan ko, baka nga totoo. Hindi naman pwedeng, lalo pastor. Kasi, again, lapiting ka ng ano, pagpastor ka eh. Alam, parang ina-expect lagi mo eh, ano, meron. Ito, hindi ako tatanggihan ito, di ba? Kaya yun. So, hindi, saan ba ako? So madaling, yan, kuna, may nakitang lubog na nga eh. Kunwari, yun nga, yung pwede yung sermonan yun eh, kasi nga, wala siyang, walang tumutulong sa kanya kasi loko-loko. Tapos nagbisyo, naranasan yung maraming babae, maraming pera. Isa sa pwede kong gawin doon, yan. Kasi, anong gagawin, diba? Parang banatan mo na, tuloy-tuloy mo na. Pwede mong gawin yon, hindi raw madali yon. Kasi nang normal sa atin eh, tawanan mo. Para lalong hindi lumapit sa'yo, para, di ba? Eh, alam nyo ng trabaho natin, hindi basta-basta. Hanggat maaari, hanggat marami tayong matulungan, may lapit sa Panginoon, kaya hindi madali. Kaya ganun din ang appeal ni Job dito, pambira kayo, pwede ba, isip-isip muna kayo. Eh, hindi naman mahirap yung ginagawa nyo. Actually, yan ang default na sa tao eh, mga asal.
I could heap up words against you. Kasi sinabi heap up, talaga mag-iipon. Ang sabi ko kanina, ah, ganun pala. Sige, banatang kita. And shake my head upon you. So, malato. Yan. So, pero maganda, hindi niya ginawa yun. Ito na nga yung sabi niya. Ano yung dapat niyang gawin? Ano yung dapat natin gawin? At sinasabi ni Job na gagawin niya kung siya na sa katayuan niya, nila. Diba? Ito sabi niya, but I would strengthen you with my mouth. Ganun na lang gagawin ko. Bakit kita didikdikin dyan eh? Wala nang ididikdik eh. Wala nga nang babagsakan. Nasa pinaka lowest point of his life na eh. Ano pa? Anong sabihin mo dyan? Wala na. Kaya sabi ni Job, ang gusto ko, kung ako yung nasa katayuan nyo, tapos yung isang tao nasa ganyang kalagayan, papalakasin ko siya with my mouth. Nakita niyo yun? So again, para sa atin po ito, kaya magpatalino kayo lagi. May binabanggit sa akin yung ano. Ang hirap encourage nito, mas talaga, hindi madali yan. Kaya ikaw, encourage mo yung sarili mo, arali mo yung salita ng Diyos, fellowship ka dito, taon yan. Bago ka tumibay, tumalino, para yung salita mo ngayon, pag mayroong isang taong nasa ganyang kalagayan, salib na lalong mapahamak, at eh, yun ako na sa buhay. Matay na ako. Mga ganyan tao, maarte eh. Buhay niya yun, mapatay niya, ano yun. No? Talo agad. Pero pag matalino ka daw, makakakuha ka ng mga salita na para siya ay mapapalakas. Okay? And moving of my lips should assuage your grief. Nabasin niyo ba yan? Assuage. Ginamit yan sa, di ba, pagbaba ng tubig. Ay, Noah, sa ark. Sinabi yun, mag-assuage ngayon, napapababa. Sa panahon nata ngayon natin, ang ano dyan is alleviate. Ibig sabihin, mapapabawasan yung kanyang grief o yung kanyang pagkapagbihati. Ibig sabihin nun, yan, baka comfort siya. Okay, so again, ang appeal sa atin dyan, ang aral sa atin, maging matalino tayo, titiwala sa Diyos para yung kausap natin, pag kinausap natin, kitang-kita niya sa atin na tayo nagtitiwala, ganun din siya, mahahawa siya in a positive way. Though I speak, my grief is not assuaged, and though I forbear, what am I east? So again, sinasabi lang niya talagang nag-grieve siya, kahit nagsasalita siya, kasi mga taong ganun nagsasalita, pag sinabi niya yung nasa puso niya, medyo nakakabawas, di ba? Yung sinasabi niya, nag-ventilate, o yung iba naman, pakinggan mo lang, pag sinabi niya na yung kanyang problema, medyo nabawasan na. So, pero si Job, hindi. So, ganun katindi yung kanyang mga problema. But now you have made me weary, thou hast made desolate all my company. So, from here, medyo pabalik-balik siya yung he, tsaka thou. So, kaya ini-review ko rin to, obviously, sino itong tinutukoy niya? Wala, ito yung mga kaibigan niya. Mamaya, pupunta siya sa Diyos, pero itong mga kaibigan niya nga, dahil sa pagsasalita nilang hindi nakakatulong, kasi nga, hindi matalino itong mga kaibigan nila, nagpapa-impress lang na matalino, pero actually, hindi nakakatulong. Okay? And sabi dyan, now he hath made me weary, thou hast made desolate all my company. Natapos lang natin yung desolate sometime, parang last time, no? Ibig sabihin, parang lalo na siya, nawawala ng pag-asa. And thou hast filled me with wrinkles, which is a witness against me, and my leanness rising up in me, beareth witness to my face. So, yun, ano yung itsura na ni, ano? Hindi na maganda, tumatanda na siya. Sa itsura pa lang, alam na alam mong haggard. Diba? He teareth me with his wrath. Okay, pag yan, teareth yan ha. Ano yung tear? Tear. Hindi yan luha ha. Punit. No? Saka pansin niyo, galit sa kanya. Okay? So pansin niyo yan. Kasi sana ikaw naiintindihan mo pag yung tao, kailangan na ng tulong. Hindi mo na kailangan, yan. Kasi mamaya, ito yun eh. Sa 10. Ibig sabihin, galit ka sa taong yun. Bakit mo siya gaganunin? Hindi nga. Iba, tatago pa yan. Pero lang, gusto mong asal. Sige nga, parang kanina ang kwento ko sa inyo, nakakita ng dahilan. Ah, kala mo ha. Masama itong mga to eh. Who hated me, he gnashed upon me with his teeth. My enemy sharpened his eyes upon me. So pag tinignan natin yung mga tagpong na katatapos na, no, hindi ba mo nakikita ganyan yung mga kaibigan niya, nahalata. Kasi ganyan talaga eh, sabi niya. Yun ang palagay niya. Yun ang pakiramdam niya eh. Hindi lang siya hindi tinutulungan, talagang para siyang dinudurog. Okay? So, ganyan po yan.
They have gape. Ano yung gape? Yung parang nang-aasal po yan. Okay, sabi sa dictionary, nakanganga. Nakakasal ba yun? Yung sabi parang kang ganun. Hindi ko lang exactly. Pero inaasal siya. They have smitten me upon the cheek reproachfully. So, hindi naman siya siguro sinampal. Yan na feeling niya. They have gathered themselves together against me. So, ito na yung Diyos naman. God hath delivered me unto to the ungodly and turned me over into the hands of the wicked. So, pwede natin sabihin kay Satanas yan. Amen? Nakita natin sa chapter 1, 2. Siya po ang Diyos ay hinayaan sa Satanas na siya ay saktan. Okay? So, yun. Kaya dapat ang panalangin lagi natin, yun nga, i-please natin ng Diyos, plus protection lang tayo, hindi tayo pabayaan kay Satanas. Amen? Eh iba sa atin, kung tapang-tapang ka dyan, na wala ka naman sa lugar. Amen? Ay, kaya ko to. Hindi naman. Iba sa inyo, ganun ang feeling ko pag yung iba sa inyo, yan nga, medyo nagmamalaki. Okay, alam nyo naman yung very basic na tinuturo natin dito, lalo sa mga bago. Yung attention, yung pag-attend nyo, natuturuan na kayo, na-protection lang kayo, di ba? Nakikita kayo, mag-fellowship kayo dito, at least mapayong kung kailangan mo yan. Yung iba, ayaw. Parang sinasabing, kaya ko na to, spiritually, kaya mo. Nakita niyo yung ano natin? So yung nakakita ng ating ano, meme. Diba? About yung gustong kumawala. Galit na galit pa. Kala niya, ni-restrict lang siya. Yung pala, pag tumawid ka doon, nandun yung kalaban. I was at ease, but he had broken me asunder. He also taken me by my neck and shaken me to pieces and set me up for his mark. O sino yun? Ayun yung mga wicked. Ganun yan. Pag nawala yung protection ng Diyos sa'yo or inayaan ka ng Diyos sa kalaban, di ba parang sa 1 Corinthians 5, yung loko-loko kasi, sabi ni Paul, hayaan mo na yan. Tiwalag natin yan. Tingnan natin ang tapang yan. Binigay na siya kay Satanas. Anong gagawin ni Satanas? Sa'yo. Hindi ka, ano yun, no, hindi ka, may kakampi ako. O, tuwa ba yun? Hindi. Yayariin ka, no? Yan sabi dyan, no? He had broken me asunder. Ibig sabihin, pinunit ka, he taken me by the neck. No, tuwa-tuwa sa'yo, Satanas. Yayariin ka niyan. And shaken me to pieces. And set me up for his mark. Ano yung mark? Target. Tinarget ka. Yayariin ka dyan. Ngayon din, matalas na lang, nandali na ako, isang taon na ako sa Diyos, andahin ko na alam. Pwede, pag huminto ka naman, paano? Lalo nga pag nagmalaki ka, kaya natakot ako sa para sa mga iba. Sabi ni Bad, ano, pinag-pray natin yung mga umuwi, gabayan niya po sila. Tama naman yun, pero isa nakakatakot lalo pag talagang nagmalaki ka sa Diyos. Amen? Hindi makipaglaro sa tanas sa'yo, niwala ka. His archers compass me about. So, hindi lang pala Satanas, mayroon pang kasama. Diba? Tinarget ka para siguro, oh, yun, tirahin nyo yun, ha? Mayabang yun, hindi na nag-church siya kasi malakas na daw siya, wala naman daw kalaban. O, sige, tirahin nyo. Oh. Compass me about, pinalibutan siya, he cleaved to my reins asunder, he cleaved my reins asunder, and that not spare. He poured out my gall upon the ground. Parang picture niya, pinatay na. Labas yung, ano, naalala ko na naman yung sinirang ko nga. Ano ko, totoo yung pero lagi pinapakita sa akin. Kaya ako, naaawa ka rin. Basta ito lang, dito na ako tumatay. Dito sa, nakakabit dito. Pero parang yung parusa na nga ng Diyos sa kanya yun eh. Siya na nagsabi, loko-loko siya dati. Ngayon, ganun yan, mga bata. Tandaan niya yan. Kasi ba, may karanasan na eh. Kaya itong mga anak ko, minsan, kala nila, masarap ang buhay. Amen? Kaya minsan, pag hindi sumusunod, sabi ko, then, doon ka na sa labas. Tingnan natin kung ano, maging kasundo mo yung mga tao dyan. Susundin ka, gusto mo ikaw masunod. Nasapa ka dyan, sino tutulong sa'yo? Sige nga, ganyan-ganyan ka lang dyan, walang tutulong sa'yo dyan.
Tsaka mo hahanapin yung magulang mo. He breaked me. Alam, nakwento ko last time. Anong ilang ba yun? Nung Thursday. Wala si Bud. Yung nakwento ko na, hindi ko nasabihin. Pero basta ganun. Ang ano niya, pera eh. Gusto ng pera. Panay OT. Siya naman, networking. Alam niyang papatayin na siya. Kasi, niloko niya eh. Hinahanap siya oh. Patayin ko yan. Sino ba yan? Sino ba yan? Tinaguan kami. Ganyan ang gagawin sa'yo ng kalaban. Kala mo. He breaketh me with breach upon breach. Pag sinabing breach for either break or butas. So talagang patayin siya, no? He ran it upon me like a giant. Okay? So sa panahon natin, ang laging yan dyan, pison, di ba? Sinagasaan ng pison sa kanila, giant. So kawawa ba? Natawa tayo, pero again, ginagamitan niya ng figure of speech para maintindihan natin yung katayuan niya. Ito, medyo light na to eh, no? I have sewed sackcloth upon my skin. Mayaman po si Job eh. Okay? So, mga suot po ng mga mayaman, komportable, malambot, laging bago, malinis, ano? Ganyan po eh. Sarap naman talaga yun, di ba, kung meron ka? Eh, yung balita ko ay mga mayaman talaga, hindi umuulit daw ng damit. Ganun ba? Kasi ayaw nilang ulitin. Masuot ko na yun, lalo pag ikaw yung nasa public. Paano yan? Hindi na uulitin yun. Papamigay na yun, may benta. Eh, this time, kahit si Job ay mayaman, ubos nga yung kabuhayan niya. Kaya nga sinasabi, I sewed sackcloth upon my skin and defiled my horn in the dust. Kasi nga, talagang naghirap siya, busa naghirap siya, may sakit siya. So siguro, ubos din yung kanyang damit. Kasi lahat nananaan na. Ito niyo ba yun? My face is foul with weeping, and on my eyelids is the shadow of death. Nakakita na ba kayo ng umiiyak ng matagal? Nakita na ba yung gano'n, lalo yung mga namatayang ganyan, o yung mga iniwanan ng asawa, gano'n. Nakita na gano'n, talagang magamaga yan, kasi namamaga po yan pag naranasan ko, hindi pa naman nata. Pero gano'n yun. May sabi yung eyelids, di ba? Is the shadow of death. Parang namatayan to. Gano'n daw si Job, kasi nga, naaalala niya eh. Naalala niya nangyari sa kanya, kabuhayan niya, ubos, pati anak niya, ubos. Sa asarin ka pa, iyak siya. Pero ito yung maganda naman kay Job, ano maganda ganito? Ang mahirap kasi pag inakwento ko kayo, kaya ka pinalusahan ng Diyos, kasalanan mo ko talaga. Diba? In a way, sabihin mo na lang, Lord, magbabago na ako. May problema, wala kang kasalanan. Yun ang matindi. Parang napansin nyo dito, parang pwede natin kumpara kay Jesus, si Job, no? Wala siyang kasalanan, siya yung ginulpi, pinarusahan ng gusto. Not for any injustice in mine hands, also my prayer is pure. So, sige nga, ano yung masakit? Ikaw yung nagkasala ka, pinarusahan ka, o wala kang kasalanan. Nagkaiba siyang magkaibang sorrow siya, di ba? Obviously, masama rin yung masama ka, tapos pinarusahan ka. Pero in a way, kung natauhan ka, tama lang naman to kasi pag ginawa ko, therefore, sabi nga nila sa English, I had it coming. Ibig sabihin nun, I deserve this. And so, medyo medyo madaling tanggap eh. No? Okay, sorry, next time, di ka na. Paano kung wala kang ginagawa masama? Amen? Soul winning, yun ano yan ha? Kaya mamaya, soul winning to eh. Okay, inaano ko talaga yan. Kasi yun ang naintindihan ko nung finishing sa akin yan eh. Posible ba yan? Na yung just person ay paparusahan. Posible ba yun? Na walang kakasalanan, paparusahan ka? Yes. Hindi dapat, di ba? Unlikely, pero nangyayari. Ito kay Job, yun kay Jesus. So yun po yun. So posible yun. Ang mahirap tanggapin yun, ang hirap. Para maisira yung idea ng justice. Kaya nga may ustisya, dapat nakaparusahan, yung loko-loko, yung matino, i-reward. Ganun dapat. E paano ko nabaliktad? Diba?
Ang hirap nun. Pwede natin i-relate sa maraming bagay dito. Kunwari, magulang ka. Ginawa mo na mabuti yung anak mo. Tapos yung anak mo, nagloko-loko. Hindi mo maintindihan eh. Tapos ikaw pa yung, yeah, parang sa, saan ba yun? Yung sinabi, kaya pinapatay yung mga loko-loko, drunkard. Matino, pinag-aral mo. Tapos bandang huli, mapahiya ka pa, sinapa ka pa. Diba? Ano daw ginagawa doon? Pinapatayo nung panahon nila. Kasi nung panahon nila, ang government, sila din. Okay? Batas ng Diyos ang pinapatupad. Eh, loko-loko yun. Sobra, di ba? Magulang mo. Ano ba naman yung pasalamatan mo? At least, sumunod ka. At least, madalas. Hindi naman lagi rin. Pero pag gabaliktaran ka, nasaktan mo pa yung tatay mo. Sapakin mo. Ako. Kaya pinapatay po yun sa panahon nila. Kaya ina-imagine nyo na. Kaya sinasabi ko po yan. Imagine nyo yung katayuan ni Job. May mga natapos na tayo dito. Ginagalang po siya ng mga bata dati. Imagine nyo sinong kagalang-galang. Parang wala akong maalala. Eh. Meron naman siguro, di ba? Imagine nyo mayroon ganun. Na tao. Agalang-galang. Maayos. Masipag. Matalino. Diskarte. Tumutulong. Walang hinihingi kapalit. Tapos, biglang ano, naghirap, no? So, ganun nangyari kay Job. Ang bilis natin, ha? Anyway, okay lang. Kanina, buwawi naman tayo. Ito yung medyo mahirap intindihin, ha? Kaya, dandaan natin. Okay, ito yung ang sabi niya. O Earth! Pag ang isang sentence po nang galing, nag-start sa O, ano yung sabihin nun? Medyo may emotion dyan. Diba? O Earth! Cover not thou my blood. Huwag mong takipan ang aking dugo. Ano nga yung sabihin nun? And let my cry, ito yung clue. And let my cry have no place. Sinabing no place, walang lugar. So, ibig sabihin, sana wala. Kung siya umiiyak, sana walang lugar yon. So, dapat, sana, ayaw niya umuyak na. Yun yung sabihin nun. Okay? Yung mga literature. So, nagsabihin ngayon ng cover not daw, my blood. Huwag mong takipan ng aking dugo. I-relate mo na dun sa, obviously, nagpipighati siya, ayaw niya na mapighati. Okay? So, sana hindi na siya umiyak, at lalo yung mundo, huwag naman sana siyang mamatay. Parang ganun yan eh. Diba? Ganun lang yung sabihin nun. Namaya, hindi na sabihin sa last verse. So, yun yung mamatay eh. Kaya yung kausap ko rin, sabi ko nga, ang bira. Paano ka pamubuhay niyan? May sakit na, walang trabaho, tapos hindi na tinutulungan ng ano, sabi ko. Ang bira, alam mo, ampunin kita. Eh, para yung parinig ng galing mo talaga, basta. Ganyan, sige, sa Sunday, dito ka. Opo, sigurado yan. Sabi niya, ayoko pong matay. Okay. Kaya nga sinirang ko eh. Ayaw pong matay. Kasi maghirap ka. Ang totoo yan, di ba? Anyway, si Joe parang ayaw niya pa rin. Kasi masarap na mabuhay talaga. Pero, obviously yan ay sinasabi niya na yun nga. Na naghihirap siya. Parang in-express siya lang kanyang kapigatian. Okay ba kayo? Lapit na, oh. Also now, behold, my witness is in heaven. So, ito na. Again, ito yung mahirap po, eh. Pag ikaw ay napagbibintangan, naalala nyo po yung sabi ko na sa inyo, no? So, may mga bagay na hindi ako na-expect sa buhay. Isa yung maglingkod ka sa Diyos, tapos siyempre, ina-expect mo marutuwa yung mga lingkod din ng Diyos, di ba? So, hindi ganun nangyari sa atin. Medyo, pero medyo hindi. Nakaginabanggit sa inyo. Kaya sabi ko rin, nagsinungalingan ka pa, ang hirap tanggapin minsan. Diba? Eh, ganun nangyari kayo kay Job ngayon. Sabi niya, why witnesses in heaven? Alam ng Diyos yan. So, nag-a-appeal sa mga kaibigan niya kasi mga kaibigan niya parang talagang tinitira siya. Hindi siya pinainiwalaan. May ginawa kang mali. May ginawa kang mali. Kahit wala. May record is in high,
So, ganun din po yun. Ibig sabihin, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Wala siyang ginawa masama. At least, para parusahan ng ganun katindi. No? So, ito na. So, another, ano lang to. Para maintindihan natin na siya ay talagang iyak ng iyak sa Diyos. Tapos mga kaibigan niya na expected na siya ay tulungan. May doon, anong aral para sa atin ito? Posibleng dumating sa inyo yan. Amen? Ihanda niyo yung sarili niyo dyan. Kung maglilingkod ka sa Diyos, na totoo ha, hindi yung pumiplacing ka lang. Kasi marami ganun eh. Kaya yung mga loko-loko, nagtatagpo-tagpo din yan eh. Kasi yung mga pure, nagtatagpo rin, pero minsan, kinakalat ng Diyos yan eh. Kaya minsan, kala mo, wala tayong kaibigan dito, meron yan, mag nagkatagpo-tagpo yan, malalaman nila, totoo rin. Kung totoo sila, totoo ka rin. So, expect nyo yan. Si Job ay walang kasalanan na para i-deserve to, nangyari sa kanya, ang aral sa ating ganun. So, yan. So, yung mga kaibigan niya, siya pa yung nanglalaay sa kanya. Kaya ngayon, anong gagawin niya? Anong magagawa mo pag ganun, ina-expect mong tutulong sa'yo? Anong gagawin mo? Wala, sino tutulong sa'yo? Yung mga ina-expect mo, wala. Hindi ka pinaniwalaan, ina-isolate ka, inasar ka pa, tinira ka pa. So normal po yan. Kung sakaling dating sa inyo, sa talaga naglingkod kayo sa Diyos, sabi dyan, eh umiyak ka na lang sa Diyos. Amen? Hindi po negative yan. Kasi sa'yo, nagtitiwala ka sa Diyos. Yung ibang di umiyak sa Diyos, ay doon walang tiwala, naghahanap ng ibang ano yun, solusyon. Siya, tinatanggap niyo yung kanyang kalagayan. So, darating sa atin po yan. Amen? Amen. May I pour it out tears unto God. Panalangin mo na ano yung mga kabuti sa'yo. And then, of course, kung paano ka matutulungan, ang laki po ng ano ng panalangin sa Bible. Puro panalangin. Kaya kung di ka mapanalangin, question mark yun, bakit? Either di mo naintindihan yung mga pwedeng dumating sa'yo, or ewan ko, matapang ka sa yung ibang bagay na di naman. So, ito na. So, yan, naramdaman nyo ba yung pathos dito? Yung pinagdadaanan ni Job, matindi, di ba? So, ano yung pwede nating aral dito? At ito nga yung title natin, no? So, ganun pala, kung may mga taong ganyan, may pinagdadaanan, ano yung pwede mong gawin? Yun na lang. Yun tayo magtatapos. Amen? Dahil hawak naman ng Diyos lahat ng bagay. Amen? Kanina, nag-pray kayo. Iba, nakainig ko. Sana hindi kayo bumitaw sa Panginoon. Amen? Salamat naman. Kung ligtas na kayo, okay naman kayo. Kaso, sa mga problema, ang hirap nung bibitaw ka, yung pala yung pag-asa mo, bumitaw ka, saan ka maghahanap ng tulong? Yun ang problema dun. Eh, yung mga siraulo pa naman, yun ang hinahanap. Nabanggit ko ba yun sa, ano? Hindi pa, no? Wala pa tayong ganun. Pero, hindi, nabanggit ko yun sa mga, di ba, yung mga pinag-usapan ng mga babaeng. Saan ba na nabanggit yun? Basta, yun ang hinahanap nun. Kasi mayroong documentary na ganun ngayon eh. Yung sa US daw, alam niyo yung border dun? Kasi yung mga taong Mexicano, para naman mga Mexicano, gusto maging, alam mo na, makaon sa buhay. Pagtawid lang nila ng Amerika, mayamang kasi doon. So, aapaw yung ano doon. Biyaya sa'yo kung wala kang makain dito. Kahit pa paano, lalo sa mga state na mayaman at mabait. Eh, mga Kristiyano rin doon, di ba? Alam niya yan eh. Kaya gusto nila, makatawid lang ako doon. Yun ang pag-asa ko. Makakaon ako sa buhay. Ang problema, ano, una, hindi ganun-ganun basta-basta yun. Ano kala mo dun? Yun ang mismo sinasabi nila. Pero hindi rin totoo. Kaya nangyayari dun, daw, at naniniwala ako kasi yung mga tinotolerate kasi yung pwede naman nasaraduhan yung para talagang wala na eh. Eh bakit hinahayaan din nila? Ama? Yung pala, may nangyayari pala dun. Ano nangyayari dun? Yun, yung mga sira, mga sobrang demonyo katulad ni Biden, ganun daw pala yun. Ginagawa niya, ginagawa nilang business. Okay, yan yan, mga babae, kunwari, ganun. Ito, kunwari lang ba da? Imagine yung si Kuya June, pamilya niya, ilan babae dyan? Isa, dalawa, tatlo.
Okay? So kayo hindi kayo paintutang hanggang magmakaawa na kayo doon, hinihintay talaga nila yun. Na wala ka nang magawa, makikiusap sa kanila, makipag-compromise ka na. O sige po, huwag na lang ako, yung anak ko na lang at least. Tulungan niyo po. O sige po, mabait kami. Patay yan. Anong gagawin dyan doon? Papangalakal na yan. Kahit ganyan kalit daw, yan. Kahit ganyan, aalagaan yan. Bandang huli, yun na, prostitute na. Sira ulo naman yan. Maraming ganun po. Kung tayo napunta doon. Industry. Ayan, okay. So kahit hindi sa border po, kahit saan po yan. Okay? Mga ba especially kayo ng ano eh. Minsan may, kahit sa church, pag may nakikita mo medyo mahina ang utak, tapos alam, walang di pa. Alam mo na kung saan ang pupunta to eh. Oo. So si Pastor, may na-sense din siya dun eh. Merong isa, medyo may itsura talaga. Gusto mag-abroad, Middle East pa. Parang wala nang pag-asa dito eh. Hindi, sige, yun. Yun na nga nangyari. Ano pa? So, sana maging matalino tayo. Amen? Amen. Huwag mong babaliwalain. Pag winawarning ka, hindi mo alam ang mundo. Tapos pag mahina ka pa, syunga-syunga ka pa, ang magpipick up sa'yo, ayaw mo maniwala sa godly. Ano ko? Isa yun sa mga padusya. Kaya sabi dito, oh, that one might plead for a man with God. Sa katayuan po ni Job, wala na siyang magawa eh. Mahirap na siya. May sakit pa siya. Eh, righteous yan ah. Pero nung panahon na yun, mahina siya. Kaya parang nakikiusap siya dito sa Diyos. Sana, kung di man ito mga kaibigan ko, sana may isang tao na makikiusap sa akin, para sa akin, sa Diyos. So, inahin na lang natin ito sa last. Ang sabihin niya, when a few years are come, then I shall go the way whence I shall not return. Ibig sabihin, mamatay na siya. So, parang nakikita niya na, pag walang tumulong sa akin, patay ako. Kaya balik tayo dito ngayon. So, lesson sa atin, ano? May mga ganyang kalagayan ng tao. Kala mo, maayos yan. Pero utak niya pala, isang ganyan na lang. Kasi yung gusto mong biktima sa kanya, isang ano na lang. Andali niya mabiktima. Anong gagawin mo? Kasi wala lang tayong magagawa dyan eh. Pwede nga tayong magpalakas. Eh, magpatalino. Para pag siniran mo yun, at least maligtas sa langit. And then, pag ligtas na, syempre meron na siyang laban. Nga, kausap na rin siya ng Diyos. So, saka mo ngayon, akayin, bibigyan ng wisdom para siya hindi mapahamak. Amen? Yun ang pwede mo unang gawin. Yung pray natin, yan ang isa yan. Mag-plead tayo sa Diyos, and then, in return, ang inihingi natin sa Diyos, hindi lang basta miracle, ha? Ay, may sakit dito, Lord, pagalingin mo. Tsuy! Oh, okay, tapos na ako, tulog na ako. Tapos yung ginagawa natin dito, kaya yan, aral tayo ng aral. Kasi later, kailangan mo ng wisdom. Kaya, ayan, pag tumagal kayo sa church, naintindihan ko, hindi mo agad makukuha yung sinasabi ko ngayon, eh. Yan, katulad nyo. Pero ako noon yun, nagtiwala lang din sa Diyos. Ang dahil kong di naiintindihan, pero na-experience yun taon. Nakikita ko yung lingkod ng Diyos. Ginagawa niya yung ginagawa niya. Ba't niya ginagawa yung bakit gano'n? Wala bang mas madaling paraan? Sinaga niya lang yun, yung mga tao. Hindi ko naiintindihan totally. Pero inoobserva ako. Ito ba talaga ang gawain ng Diyos? Ba't di na lang tayo kasi magpakayaman din, lahat ang mahirap, ang komunista eh, ganyan yung utak kasi ng iba eh. Lalo pag mahirap nga, tapos may mga politikong papangakuan ng ano. Yan, hindi ganun ang gawain natin. Amen? Magpakatalino ka. Una, magpalakas ka sa Diyos. Para pag may gustong humingi ng tulong sa'yo, mautulungan mo sila ng tama, ilalapit mo sila sa Diyos. Eh kung hindi ka nga rin malapit sa Diyos, paano? Hindi ka makalapit sa Diyos, eh, ilalapit mo pa ibang tao. Amen? Kaya yan po yan, yung ginagawa natin ngayon, ganun. Maliit pa tayo ngayon, pero ang future natin para sa inyo, sana bawat isa inyo, babae man o lalaki, di ba? Kayo yung maging ganun klase ng tao na kaya niyong ilapit, tulungan yung mga taong totoo. Okay? Hindi yung kunwaring tulong lang, na parang si Mel Chango at yung sino man yan. Anong foundation ng lolo ko din. Pag Kristiyano ka, wag anak ka ng Diyos,
alam mo exactly paano sila tutulungan. Una, maligtas muna. Pagligtas na, akayin mo sa salita ng Diyos. Kasi hindi tayo inilaw ng Diyos na magic. Ching! Ganyan po yung mga foundation na yan eh. Tapos manghihingi na rin sa iba. Nakita mo, tinulungan namin si ganyan. Papakita lang kung ano natulungan, ganyan. Eh, bawal nga yung sa Bible. Hindi natin ginagawa yun. O, paano tayo ngayon? So, magpakatalino kayo. Men, saka yun. Pag dumating kasi yan, na alam ng Diyos na mapagkakatiwalaan ka na, dyan bubuhos yan. Kasi alam niya, hindi mo wawaldasin lang yan. Sayang naman. Naintindihan ba? Plead for a man with God. Nag-uumpisa lang sa isang tao lang, tulong ka ng isa. Subukan mo lang yan, doon pala makikita, hindi madali ito. Ayoko na. Maalala si pastor dyan. Pero at least hindi ka umalis sa church, di ba? Nakikita mo ganyan, ginagawa pa rin. Later, bigyan ka naman ng pag-ibig ng Diyos din. Na, unti-unti lang, tulong ka, tulong, tulong. Kasi yan ang sinasabi dito. Amen? Again, soul winning ang pinaka-the best dyan. Diyan mo umpisahan. Ang hirap naman, pastor eh. Sa una lang yun. Diba? Magka 5 years na tayo, so umpisa pa lang po, yan ang tema natin. So, problema kasi baka yung iba, medyo umaatas na din. Parang nakukontento na tayo. Tayo nakapag-solve na ng ilan ba yan? 3,000. Okay na yan. Check na, check. Pwede tayo mag-relax. Yung next generation, kailangan nila yan, training. Makita na ng dedication mo, natin. Kasi nga hindi nga madali yan. So, dapat walang hintuan. Pahinga ka ng isang araw, dalawa. Diba? Insan. Amen? Amen. So, plead with God for a man. Sana yun ang ating, ano. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord, again sa Book of Job, Panginoon. Nakita namin dito, Lord, na again, sa pag persecute. Mga palitan lang po ng salita. Ba't ang daing wisdom po dito, Lord? Kung marunong kaming tumingin sa inyong salita at alamin ano yung gusto nyo sabihin dito. Yes, it is possible na kahit kay righteous, susubukan ka ng mga pagsubok, Panginoon. Ia-allow naman po ng Panginoon. Ina-allow niya po minsan yan dahil sa inyong kayo po nakakalam yung mga dahilanan at mga purposes, Panginoon. Nawa, ito po yung aming tanggapin ng maluwag. Panginoon, turuan niyo po kami na kung paano ito natanggapin. At to turn this into a blessing, Panginoon, makita namin na kayo naman may control ng lahat ng bagay. And therefore, ay tiwala kami sa inyo. At ganoon din po, Lord, kung hindi naman kami nausubok, ibang tao naman, mahirap lalong tumulong, nakita namin din sa iba. Napakarami din maluloko, Lord, mga abusado. And therefore, ano ba yung tamang exactong dapat gawin? Paano ito gagawin? Long term, Panginoon, kayo po nakakalam yan. So, pinakita nyo rin ang inyong wisdom dito sa inyong salita, yung pattern, Panginoon. So, nawa, makita din namin yun. Unang tulong na kailangan ng mga unsave, mga masave muna sila. And then, sila po'y tumalino din. At sila po'y magpalain nyo. At dumating yung panahon na yun, katuwang na rin po namin sila sa magtulong sa iba. At ang inyong pangalan lamang may tatas, mga dakila. Kailangan po, Lord, kayo malulati. Again, nalalanin niyo po ang aming anniversary. Basta dito, Lord, ng kalakas ang Panginoon, safety sa bawat isa. At kasiyahan din po, Panginoon, pasalamat kayo, Panginoon, sa inyo na nagtapat po kayo sa amin. At binigyan kami ng pagkakataon again, tuloy-tuloy, na maglingkod sa inyo for 5 years. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.